guys! Good day, everyone! Kayo ba may mga karanasan sa buhay, sa pag-ibig, masakit man o masaya na nais yung i-share sa ating mga viewers? Welcome to my YouTube channel! Ang alaala ay ikaw! Malilimutan ko pa ba aking mahal? Ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang alaala ay ikaw. Yes, my dear viewers, your astrology Dr. Con will be sharing a real story today. But you know guys, today is a special episode of Alaala ay Ikaw dahil hindi po ito story ng ating senders, kung hindi story po mismo ng inyong abang lingkod. Yes, you're right. Kasi po may isa po akong kaibigan na nag-text sa akin na kung sana daw po, bago ko po babasahin yung iba pa mga story ng iba, baka pwede yung akin or yung sa aking story muna para at least ma-encourage yung iba na mag-share ng kanilang real story. But you know guys, as of now, we have a pending stories to be shared. Kaya lang po ay medyo busy si Dr. Con. By the way guys, bago po tayo magpatuloy ng ating pag-share ng story, ay nais ko pong magpakilala sa inyo. Si yours truly, Dr. Con po, ay isang teacher. At nais ko pong ipaalam rin sa lahat na yung channel na ito ay na-create po dahil na-inspire po ako na ibahagi yung mga real story ng ating mga kaibigan o ating mga senders or sharers, kung saan pinapalitan lang po natin yung pangalan at ang settings para hindi masyadong vulgar. At sa mga hindi pa po nagla-like at nagsishare at nagsusubscribe ng aking channel, please like, share, and subscribe na po. And shoutout po tayo dyan sa aking kumare, Mrs. Rolea Baguio, yung bookkeeper namin. Then yung aming disbursing officer, si Mrs. Eupimia Balye. And sa aking followers, sina Ma'am Gloria Lorico, sina Karen Yudela, at sa, of course, sa aking mahal na mga magulang, sina Mr. and Mrs. William Banya Sr. And also to the Girl Scouts of the Philippines, mga titas dyan sa Rojas, sila Tita Bing LaGuardia, Tita Rose, Tita Seni, Tita Nilit, and marami tayong plug-in guys, no? Pasensya, no? Nais ko rin nga po palang batiin yung aking trainer, assessor dyan sa kung saan po nag-aral si Dr. Con ng driving sa Life Goal International Institute sa Mejorada Subdivision, Rojas City. Thank you so much, sir, for that wisdom that being shared na nagamit ko na talaga sa buhay ko ngayon. And that is LTO accredited po yung Life Goal. And if gusto rin niyo pong mag-enroll, meron rin po tayong LTO accredited driving school here in Bailan, Pontevedra. At tinatawag mo natin yung Easy Wheel. So, for inquiries po, pwede po kayong mag-text or chat sa number na naka-flash sa screen ko. Same also with the Life Goal. That's it, my dear viewers. Thank you so much for waiting. At dito na po, magsisimula na po tayong mag-share ng ating story kung paano po nakapag-drive ang isang 48 years old noon. At ngayon ay 51 years old na po. So, ginawa ko pong videos na ito para po, may part 1 po ito at may part 2, para po ma-encourage yung mga babaeng katulad ko na always discriminated pagdating po sa highway or sa kalsada. Yes, that's right. Alam nyo, pag babae yung driver, minsan tinitingnan ka pa ng adaan ng mga lalaking driver at iniirapan at pinagtatawanan. So, guys, we will take the challenge. Yeah. No? So, isasalaysay ko lang po sa inyo yung tungkol sa pagda-drive ko po. Nagsimula po ang lahat nung maliit pa ako. Every time na nakakakita po ako ng car, parang gustong-gusto ko rin mag-drive.
But during that time, wala po kaming car, kung di kariton lang po. Kasi lumaki po tayong halos nga walang chinelas minsan. That's right, no? So, nung nag-aasawa na po ako, kasi meron na tayong trabaho, so sa awa po ni Lord, nagkaroon po tayo ng owner jeep. So, during that time, gustong-gusto kong mag-drive. Kaso lang po, pag nakasakay ako sa front seat, takot na takot ako kasi nagpa-flashback po yung time na na-aksidente po yung sinasakyan naming tricycle na kung saan bumaligtad po talaga si Dr. Con at ito yung ulo ko ay nasugatan po ako ng napakalaking sugat. So, kaya in other words, may trauma po tayo. Kaya kung ang pag-uusapan ay tungkol sa nervous, sa trauma, hindi niyo po ako madadaig. Kasi every time na sumakay ako sa front seat at mabilis yung pagpapatakbo, halimbawa ni Mister, nakayuko na lang po ako at sige na lang po ako panalangin, takot na takot ako. Kaya this videos is for the women out there na natatakot mag-drive. Isipin nyo na lang, pag nagko-commute tayo, yung buhay natin ay nakasalalay rin sa driver. What about kung mismo sa sarili natin, isasalalay natin ang ating life or ating buhay, no? So, simple steps lang po ang isi-share ko sa inyo sa pag-drive. As of now, I am driving a manual car. Sa awa po ni Lord, hindi po tayo nakaranas ng kahirapan sa pagkukommute, especially during COVID time o nung nag-lockdown. Kasi nga po, hindi tayo natatakot kasi nandun tayo mismo sa ating car. So, malayo tayo sa virus. Siguro may chance lang kapag bumaba ka na, no? So, alam nyo, unang-una nung magkaroon ako ng courage to drive, hindi ko po sinabi sa mister ko kasi alam niya, nervyosa talaga ako. Kahit siya makatestify po kasi sabi nga niya, hindi daw ako magiging driver kasi nga, nervyosa numero uno si Dr. Con. Yes! Pero alam nyo, my dear viewers, may tips lang po ako ibibigay sa inyo. Tatlo lang po yung prayer, no? Prayer or faith, then the courage, and the determination. Okay, so umpisahan po natin yung faith and prayer. Alam nyo, nung nag-start akong magkaroon ng interest na mag-drive, bago po ako pumunta sa driving school, again, I would like to thank sa Sir Alamudin, no? So bago po ako doon pumunta, pumupunta po ako sa simbahan. Alam niyo kung anong ginagawa ko doon? Nagsisindi po ako ng kandila and I keep on praying that sana bigyan niya ako ng wisdom to drive. Kasi yung pagda-drive po, guys, ay hindi po ito basta-basta lang. Ito po ay kaalaman na ibinibigay ni Lord sa iyo, no? Kasi pag kahit anong gusto mo, kung wala siyang ebe-bless sa pag-iisip mo, talagang makakalimutan mo kung paano. Okay? So, strong faith lang po and prayer. Then, second, is the courage. Conquer, no? Conquer the fear, my dears. So, alam nyo, hindi ko sinasabi kay Sir noon, first day pa lang namin, pinahawak na ako ng manibela, tapos dinala niya ako doon sa my way na kung saan malapit sa pier, maraming mga 10-wheeler truck na masasalubong namin. Sabi ko, ano ba to, baka mamamatay na ako, pero hindi ko talaga pinakita kay Sir Sahel. Sabi ko, I want to show to him na kaya ko. Pero alam niyo, guys, no, nanginginig talaga lahat ng kalamnan ko. Pero nung time na sabi niya, kukunin natin yung stress mo, o kukunin natin yung fear mo, sorry, no, not stress, kundi fear. So sabi ko, sir, paano? So sabi niya ganito, okay, ikaw mag-drive. So nag-drive na ako. Pagdating dun sa dulong, ang daming 10-wheeler, sabi niya, iliko mo. Iliko? Paano ako makakaliko? Lalaki na makahanap ng sasakyan. Sabi niya, just follow what I have said to you, sabi niya. Okay sir, so nung nag-drive na, nagliko na po si Dr. Con, talagang halos mamatay ako, pero hindi niya talaga napansin. So after that 2 times or 3 times na pagliko-liko, na kung saan tinataon talaga niyan may mga raming, mga car na malalaki, doon niya ako pinapaliko. So, na-overcome ko po yun, guys, kaya nawala yun po yung mga dagang naghahabulan sa dibdib ko.
Then the next one is the determination. So, yung determination po, yung magiging tool rin natin kung saan magtuloy-tuloy. Alam nyo, manual po yung dinadrive ng yours truly, Dr. Con. At hindi po madali kasi kailang tatansyahin mo yung clutch mo at saka yung gasolinador mo. So, nagkaroon po ng moment sa first or second day, I think, na nagliko ako doon sa may rotonda, talagang nag-traffic po ang inyong abang lingkod doon. Pero sabi ko nga sa kay Mr., hindi ako nahihiya. Dahil ang sabi ni Sir, pag nag-drive ka, as a beginner driver, you will experience that moment na matay po yung makina kasi hindi ko natansya yung gasolinador, saka yung clutch. Kaya nag-traffic po ako. Pero you know what? Kapag may nagbubos kasi ng moral natin, especially yung si Sir ko nga, nawala po yung takot ko. Sabi ko sa kanila, bahala kayo. If you are really a driver, you should understand the neophyte like me. At kung nandyan ka lang lagi sa iyong way, hindi ka talaga makakabangga. So yun guys, no? Dapat marunong tayong or makakaya nating i-fight yung fear na nararamdaman natin. And as of now, guys, I'm very thankful to those people who boosted my morale, especially my husband, my siblings, na sabi nila, kung kaya ng iba, makakaya mo rin yan. Balang araw, no? Balang araw. So, as of now, hindi po tayo expert driver, but we are only a defensive driver. At everyday po, pinapanalangin ko na sana hindi po ako makabangga, hindi po ako makadisgrasya. Kasi nga po, kahit nagkukommute tayo, may chances din po na mababangga, madidisgrasya. Pero, pag ikaw yung nagmamaneho, talagang naiisip mo na i-defend yung self mo, diba? So, guys, sa mga 50s there, 40 plus, kayang-kaya nyo pa pong maging driver. At sa mga medyo bata dyan, alam nyo, may kaibigan ako, tatlong kaibigan, sabi nila, gagayahin ko talaga si Ma'am Polly. Kasi, at her age, nakaya pa niyang mag-drive, samantala ako, line of 2 pa lang, line of 3 eh, halos natatakot na. So, hindi ko po ginawa ang video na to para magpa-impress. Ginawa ko po ito to encourage women out there na mag-drive. Kasi nga, pag ikaw ang driver, hawak mo yung oras mo, hindi po pa naiistorbo si mister mo, at talagang may confidence, may tawag dito, confidence ka sa self mo, at parang nasabi mo sa sarili mo, ay, kaya ko rin pala. So that's it, guys, no? Prove to yourself, kung care your fare, magda-drive po tayo. So, my next video po, ay ipapakita ko sa inyo, itutour ko po kayo from our barangay, going to the heart of Capiz, which is the Rojas City. Doon po makikita ninyo yung mga banks, mga malls, kasi nga sa mga hindi pa nakakapunta dito sa Capiz, ang mindset po kasi nila sa Capiz is bundok, no? Kaya guys, thank you so much for listening and viewing my video. Please like, share, and subscribe yours truly, Dr. Con. At marami pa po tayong i-upload na mga videos tungkol po sa mga story, hindi lang po love, kundi life story, katatawanan man po, nakakapupulutan natin ang aral, and Dr. Con will be sharing a short advice also. So, sa inyo na po yun kung ipapatronize ninyo o hindi. So, that's it, guys. Thank you so much, and God bless. Stay safe, everyone. Yours truly, Dr. Con. Loves you. That's it. Please follow my Facebook page, Mr. Maker account, guys. Thank you.